On definition of inventory management, okay. Inventory management refers to the process of ordering, storing, and using a company's inventory. This includes the management of raw materials, components, and finished products, as well as warehousing and processing such items. For companies with complex supply chains and manufacturing processes, balancing the risk of inventory gluts and shortages is especially difficult. To achieve these balances, firms have developed two major methods for inventory management: the just-in-time and materials requirement planning, or MRP. Okay, so sa inventory management, no, class ganito, kasi sa alam naman natin working capital management, since nung cash management natin, no, saka receivable management, alam naman natin sina cash and receivable, no, nagbe-maintain tayo ng mga current asset na yan, no, para ma-satisfy yung liquidity requirements, no, ng company, especially yung cash natin. Pero alam naman natin, no, na kapag nag-maintain tayo ng mas mataas ng mga cash and receivable, no, and also the inventory, na kakaroon naman tayo ng decrease dun sa profitability, kasi alam naman natin ng earning asset ng mga cash, receivable, and inventory natin. Okay? Hindi ka naman kasi pwede mag-maintain ng napakaraming inventory, no? O yung mga cash natin, ganyan na sample yung cash natin, yung pinaka-liquid ng asset, hindi ka pwede mag-maintain ng napakaraas ng cash. At nang wala ka nang paggagamitan, di ba? Alam naman natin, paliwanag natin doon. Misa nga, pag sobra yung pera natin, nag-isip ka agad na tayo pwedeng pag-investan ng cash na yun, no? Kasi wala naman tayong kikitain kung cash lang. Kaya tayo nag-i-invest sa mga asset na mga earning assets. Sa company, dalawang klase ng assets. Sa dalawang asset na yan, no? Kapag gusto mong kumita, mag-invest ka sa mga non-current assets, no? Para ma-increase yung production, ma-increase yung sales, ma-increase yung profit. Kung gusto mong ma-satisfy o magkaroon ng mas mataas na liquidity, mag-invest ka o mag-maintain ka ng mas mataas ng working capital or current assets, kasi mas madaling ma-convert yan into cash. Okay? So ngayon, sa inventory management, ganito, no? Babalansin natin dito yung risk na tinatawag natin na inventory gluts, no? Yung magkaroon ng excessive inventory, saka yung risk ng pagkakaroon ng shortage of inventory. Pagka nagkaroon ka ng excessive na inventory, na yung supply inventory, no, higher than the demand, ano mangyari doon? Magme-maintain ka ng mas mataas na average inventory, no, ang resulta, magkakaroon ng higher carrying cost. Siyempre, may cost yan. At isa pa, yung masasacrifice natin, di ba? Yung masasacrifice natin na income kung sakaling ini-invest na natin yan sa mga non-current assets. Na actually, no, under na rin naman siya ng carrying cost. Carrying cost kasi hindi lang naman mga storage cost yan. Carrying cost na also includes the opportunity cost, no, opportunity cost of maintaining the inventory, no, which is a non-earning asset. Okay? Ngayon, hindi mo naman siya pwedeng i-minimize ng sobra-sobra. Baka mangyari kasi yung supply of inventory, lower than the demand. Pag sinabi kasi yung demand, ito yung kailangan ng operation natin or kailangan ng, ito yung expected sales natin, no, for merchandising company. Pag-uusapan natin, merchandise inventory. Bumibili ka ng lower than the demand. Ang mangyari, magkakaroon ka ng tiyatawag na stockout problem. Pag nagkaroon ng stockout problem, no, kakatipid ng inventory para matipid yung carrying cost, yung opportunity cost, ang mangyayari naman ngayon, magkakaroon ka ng another opportunity cost, no, mawalan ka naman ng sales, no, masasacrifice naman natin sales sa customer, or kung sa manufacturing company, pag-uusapan natin raw materials, no, magkakaroon din tayo ng delay sa operation, di ba? Mamaya kasi, mangyayari, si production department, no, nagkakaroon na lang request do sa purchasing department na kailangan na namin ng gatong stocks as kayo, wala kayong mabigay ng stocks kasi kinulang yung inventory. Okay? So, dalawang ani natin dito. Inventory, kasama ng inventory planning, no? Inventory planning saka yung inventory control.
Ito na yun, no? Yung inventory management techniques natin. Paano natin babalansin, no? Paano natin babalansin? Hindi tawag natin na dalawang risk dito, yung kanina sinabi natin. Okay? So, inventory management, no? Meron tayong tinatawag na inventory management techniques. Inventory planning and inventory control. Inventory planning class, no? Actually, nagawa na natin ito natin sa cost accounting, sa accounting for materials, sa JIT. Inventory planning involves determination of the quality and quantity and location of inventory, as well as the time of ordering in order to minimize cost and future business requirements. Examples, EOQ, yung economic order quantity natin, the order point, and JIT system. Okay? Ano mga baling inaalam na sa EOQ? Diba sa pag-EOQ, yung pag-usapan natin, EOQ, inaalam natin kung ilang units ba yung kailangan orderin natin, no? Kada tawag natin kay supplier. Bakit? Siyempre, kailangan natin ma-minimize yung dalawang cost, no? Na related to maintaining the inventory. Ito yung tiyatawag natin na carrying cost and ordering cost. Sa kada order mo kay supplier, gagastos ka ng ordering cost. Sa kada pag-maintain mo ng inventory, no? Pag carrying mo na excess na inventory natin, mag-incur ka ng carrying cost. Paano natin babalansin yan? Pag umorder ka ng konti lang, ang mangyayari, paulit-ulit kang order. Pag paulit-ulit kang umorder, magkakaroon ka ng increase in the ordering cost. Okay? Kaya lang, ang advantage naman nun, pag konti lang in-order mo, no, magkakaroon ka ng decrease in average inventory. Kasi konti lang in-order mo eh. Pag konti na in-order mo, konti mamimiti mong inventory, magiging maliit yung carrying cost natin. Pag binalitag mo naman, no, marami yan ka umorder, konting beses ka lang, no, magkakaroon ng decrease in number of orders na gagawin mo during the period, magkakaroon ng decrease in the ordering cost. Kaya lang, ang epekto naman nun, no, disadvantage to, magkakaroon ka ng mas mataas na average inventory. At pag tumaas ang average inventory mo, tataas yung carrying cost. Okay, ano ba yung eksaktong level? No? Ano ba eksaktong units na order mo kay supplier? Diyan natin sasagutin yan mama sa EOQ. Pre-order point, bantayan, no? No? Bantayan natin kung ilang units ba yung dapat na makita natin sa stockroom natin. No? Sa stockroom, ha? Ilang units na lang ba yung stock natin? Pag ganun level na, kailangan na natin umorder. Bakit? Kasi sakto ng units na yan para dun sa tinatawag natin na lead time. Okay? Quality lead time na yan, i-discuss natin mamaya. Basta iniiwasan natin sa reorder point, yung tinatawag natin na stock out cost. JIT system, hindi natin ituturo pa yung accounting dito. No? Kasi accounting for JIT system ay diniscuss na lang cost accounting. Basta alam natin na pag JIT system, kasama na nga sa cost accounting yan, di ba na-discuss na natin dito yung backlash costing. Yung backlash costing. Kasi ang goal natin sa JIT system ay ma-eliminate yung mga inventory. Pero I mean, kadalasan din naman no, na hindi nangyayari yun ng 100%. Okay? Ang target mo, zero inventory. Ma-eliminate lahat ng inventory. Pero syempre, kahit paano may matitira dyan. Okay? O minsan nangyayari na eliminate niya, pero minsan nagkakaroon ng tira, di ba? Meron pa rin tayo kahit paano matitira ng inventory dyan. Ngayon, sa umpisa kasi, nagkaroon ka na kagad ng mga initial entry, syempre, kailangan mong gawa ng adjustment kung sakaling meron na tira. Kasi ang initial entry mo, ang expectation mo ay mauubos, no? Lahat ng inventory kasi pre-project mo na eh kung ano yung demand. Di ba? Kasi pag JIT system, alamin muna natin, ano ba yung demand, no? Ilang units bang ang bibilin ng customer? At based on the projected sales natin, dun tayo magpo-project ng production. At sa ipoproduce natin, ilang units ba ng materials ang kailangan natin? Ibig sabihin, no? Target mo talaga na bumili lang ng eksakto, di ba? Eksaktong number of units ng materials para ma-produce yung pinaproject natin na mamibenta rin. Therefore, ano, ini-eliminate nito yung finished goods, work in process, and raw materials inventory. Kaya nga, di ba, napaka, ano nito, critical nito na pagdating sa
Una, pag-identify muna ng supplier, di ba? Kasi pag kung sakaling magkaroon tayo ng palpak na mabiling raw materials, sasabli na tayo sa mga susunod pa. Di ba? Kung sakaling sa umpisa pa lang, bumili ka agad tayo ng 1,000 units ng raw materials. At 1,000 units na yun ay sakto lang para ma-produce yung kailangan ni customer. Eh sa 1,000, 100 units yung sira. Eh wala na, hindi mo na ma-satisfy, no? Yung demand ni customer. Kaya importante sa JIT system din, no? Yung pag-select natin ng supplier, no? Okay, yung dependable supplier yung tinatawag natin. Hanggat pwede, no? Mamimili tayo kung sino ba yung dapat na supplier, no? Na magsusupply sa atin ng pinakamagandang quality ng inventory. Kasi nga, sa oras na sumablay yung in-order natin, sasabi lahat, no? Ng target natin sa JIT system. Okay? Anyway, class, no? Yung JIT system niya, binalikan ko lang yung konting idea dyan. Pero ang accounting yan ay diniscuss na ng cost accounting natin. Inventory control involves regulation of inventory within predetermined level. Adequate stocks should be able to meet business requirements, but the investment in inventory should be at the minimum. Okay? So, sinabi dyan, no, adequate stocks should be able to meet the business requirements, but the investment in inventory should be at the minimum. Yan ang target natin, eh. I-minimize pa rin talaga ang inventory. Kasi nga, non-earning asset yan, nagkakaroon lang tayo ng carrying cost, nagkakaroon tayo ng opportunity cost. So, yung o-ordering natin o yung dapat i-maintain natin yung level of inventory ay enough lang, no, to satisfy the business requirements. Okay? Ba't ka bibili ka agad ng paraming inventory? Hindi mo naman pala gagamitin sa operation. Ang mangyari, tatambak mo lang yan doon sa warehouse natin. Pwede nga magkaroon ng spoilage yan. Di ba? Yun tayong risk nun. Bukod pa doon sa carrying cost, saka yung inangay, kasama na rin opportunity cost natin. So, under yun ang inventory control. Pero ako tatuusin, no, doon na rin yung inventory planning. No? Kailangan planning mo ilang ba talaga yung kailangan. At kung base sa kailangan, yun na rin orderin natin. Sa EOQ kasi hindi lang naman malalaman kung ilang units ang dapat na orderin. No? Malalaman din natin dyan yung frequency. Di ba yung frequency of order? Ilang gano'ng katagal ba, no? Yung agwat ng order natin. Paano ba nalaman yung frequency natin dyan? Di ba yung 360 days nga divided by number of orders? Alam na natin sa EOQ, no? Balikan na lang din natin ngayon. Tapos magdadagdag, meron lang additional problem, no? Para doon sa safety stock. Hindi yung, ano ba, yung reorder point. Meron pa tayong idadagdag pa, no? Okay, o well, ito yung systems of inventory control natin, no? Under ng inventory control. Hindi ko na isa-isain pa to, ha? Okay? Nandiyan yung JIT system na nga, yung fixed order quantity system, consistent with EOQ yan. Periodic review or replacement system. Orders are made after review of inventory has been done at regular intervals. Optional replenishment system. MRP natin na sabi natin dyan kanina, no? Okay? MRP2. Enterprise resource planning. And the ABC classification system. Actually, kasi ito lagi ko na-encounter sa mga theory, no? Yung mga question sa MES natin na theory, yung ABC classification system. Okay. Under din siya ng inventory control, ha? Bali, yung inventory control na i-apply natin ay nakadepende sa value of the inventory. Okay. Nilalagyan mo silang classification kung A item ba yan, B item, or C item. Base dito na pag sinabing A items na inventory ay high value, requiring highest possible control. Kasi alam natin ABC, yung activity-based costing natin, dati nasa cost accounting. At dito, iba, meron, bukod sa ABC na yun, no, nandun pa rin naman yan, sa inventory management, may tatawag tayong ABC classification system. Kinaklasify natin yung mga value ng inventory natin. At sabi nga dyan, yung A items na inventory ay yung mga high value, no? Ano yun? Ibig sabihin, ito yung mga jewelries natin, di ba? Example, jewelries, mataas yung value nito. Kaya, hanggat pwede, no? Ito yung highest possible control na pwede natin i-apply sa mga A item inventory. Okay?
B-items, medium cost items, requiring normal control. No? Sabihin natin, mga simple merchandise lang na. Okay, mga delata, mga pagkain, no? Ito yung mga ina-apply lang natin ng normal control lang. No? Tapos yung C-items, low-cost items, requiring the simplest possible control, no? Okay. Ang pinaka-example lang sa mga C-items, no? Sabihin natin mga uling, di ba? Uling, yung panggatong. Inventory naman din yung mga yan. Kaya lang, syempre, no? Alam nga namang i-apply mo yung inventory control na ina-apply natin sa A-items, no? Para sa C-items na yan. Okay? Hindi natin kailangan mag-apply na sobrang taas na control, no? For C-items na gaya sa A-items, no? Isipin nyo na lang, di ba? Pag A-items natin, pag mahal jewelry, bantay na bantay yan. Kailangan pa bang i-apply yun sa mga C-items natin, no? Wala namang magnanakaw ng ganong klase na yung, sabihin natin, no? Yung mga uling, kailangan pa bang gwardiya ng ganon kahigpit, no? So, yan na lang, no? Paki-note na lang yung ABC classification system. Okay? Ito, no? Ito yung EOQ natin. EOQ natin, no? Alam na natin tong EOQ. Pero, balikan na lang din natin ngayon, no? Kasi under pa rin naman siya ng financial management, working capital management. Okay? Kasi importante yung EOQ na yan sa objective natin, no? Dito sa inventory management. Kailangan kasi natin ma-determine ano ba yung exactong units, no? Number of units of inventory na order na kay supplier. Sa kada order yan, kada order ilang units. EOQ refers to the number of units that should be placed every order to economize, no? Economize, syempre, pag siya economize, no? Pagdating sa cost minimization yan. Economize on the sum of ordering cost and carrying cost. Okay? Ang sinasabi natin dito class ay sum. Yung sum ng ordering sa carrying cost. Kasi madaling i-minimize ang ordering, pero kabaliktaran na mangyari sa carrying. Kaya baliktad, no? Madaling i-minimize yung carrying, pero baliktad naman yung mangyari sa ordering. Okay? Pwede mo kasing hindi sundin yung EOQ na yan. Kaya lang, sa oras hindi mo sundin ng EOQ na kinumpit natin, huwag ka lang umasa na yun ang minimum cost na pwedeng ma-incur ng company. Pwede mong pababain, pwede mong pataasin sa EOQ. Okay? Pag pinababa mo, pwede bumaba yung isa, pero yung itataas naman ng kabila ay mas mataas kaysa sa binaba ng kabila. Di ba? Parang ganyan yung inisip natin. So, yan, no? Italagi na rin EOQ na, no? Kompetin natin para i-minimize yung sum. The EOQ answers two questions. First, how many units should be ordered? Second, when should these units be ordered? Okay? Kung familiar na tayo sa EOQ natin, no? Di ba? Una, alam na natin to. Ito na mismo yung pinaka-definition ng EOQ. How many units should be ordered? Second, when should these units be ordered? Ito yung frequency. Na yung frequency of order. Yung formula niya, ito na yung formula. The formula to compute EOQ is EOQ equals square root of 2CN over K. No? Yung C natin, ito yung mali nga eh. No? Dapat ito yung C natin. No? Based sa accounting, ang C natin ay cost per order. No? Cost per order dapat yan. Baguhin ko na lang to. Okay? Ang C natin ay cost per order. Anyway, class, kahit na magbaliktad yan, walang mangyaring difference kasi nga, parehong imumultiply lang din naman yan. Eh. Ang C natin ay cost per order. Dito nga nakalagay N, ordering cost per unit. Kasi pag mali yung per unit, mali yung term na per unit. Okay? Iba ang ordering cost per unit sa cost per order. Pag sinabing cost per order, ibig sabihin per batch yan. Supplier pa order 1,000 units. Yung cost na ma-incur natin para ordering 1,000 units, yun ang cost per order. Yung na-incur natin ordering cost, para sa isang unit lang, yun ang ordering cost per unit. Hindi.
Pag sinabing si dito ay cost per order, wala tayong tinatawag dito na ordering cost per unit. No? Wala tayong kagamitin ng ordering cost per unit na po sa formula ng EOQ. Ang N naman ay annual demand. Annual demand, ibig sabihin, ilang units ng inventory ang o-orderin natin sa buong taon. Okay? At yung K natin ay carrying cost per unit. Yung C, no, yung cost per order natin, ito yung mga na-incur natin no, sa pag-prepare ng mga purchase order, di ba? Yung voucher for payment to supplier, nandiyan na yan sa cost per order. Siyempre, hindi naman libre yan. No? Pag gumawa ka ng order, no, may proseso yan. At yung proseso ng mga gastos natin, yung cost para dun sa proseso ng pag-order, no, yung na-incur natin, ang tawag natin doon ay ordering cost. Carrying cost, syempre, alam natin yan, dahil meron kang i-handle na inventory, gagastos ka nga, number one, si storage cost. Storage cost, yung mga possible spoilage ng inventory, no, habang kinikerry natin yan, pwede may masira dyan. Insurance, pati opportunity cost of maintaining inventory, kasama na rin doon sa carrying cost. Okay? Ewan, meron lang tayong mga additional pa dito, no? Average inventory is computed as follows. Ba't ba natin kailangan compute ng average inventory? Average inventory para ma-compute no yung carrying cost natin, no? Average inventory is computed as follows. No, safety stock EOQ divided by 2. With safety stock EOQ divided by 2 plus safety stock. If EOQ is not available, beginning inventory plus ending inventory divided by 2. Plus yung formula na to, ah, yung mga gantong formula, kunwari, ang tanong natin, saan ba nang galing square root na yan? Saan ba nang galing yun to? No? Huwag niya nang alamin no, kung bakit pa. Binigyan na yung formula natin ng EOQ. No? Okay na yan. Apply na lang natin. Basta alam natin, makakompute natin sa EOQ, eh yung eto no, para isolve yung question na to, na how many units should be ordered. Okay. Pero minsan no, masyadong naging curious lang ako no, bakit ganito naging formula niya. Actually, makakuha niya siya no pag nag-derive ka sa mga formula. Doon ka sa ano eh, doon sa total ordering cost equals total carrying cost no. Pero hindi ko na i-discuss pa no kung bakit ka pupunta sa square root na 'yan. Okay? Basta nandun siya, no? Nanggaling siya sa total ordering cost equals total carrying cost. Balansi kasi kahit anong mangyari, eh. Except pag meron ko safety stock. And in class, no, hindi ko na i-ano pa yon. Okay? Kayo, pwede nyo ring try yan, pero hindi naman itatanong sa CP board exam yan. Kaya hindi na kailangan, no? Ngayon, hindi ko na ani muna to, ah. Mag-solve muna tayo ng problem. Okay, tapos isa-isain ko na lang yan mamaya. Mahaba pa yung usapan dyan. Okay? Ito, may sagot na tayo dito kay Handy Company. May mga sagot na tayo, lagyan natin solution. Okay? So, number one. Ito yung problem natin, no? The Handy Company has the following information available concerning one of its inventory items. Cost of placing an order, 32 pesos. Carrying cost per unit, okay? 4 pesos. Annual unit demand, 5,625. Safety stock, 100. Average daily demand, 25. Normal lead time in days, 10. What is the economic order quantity? EOQ equals... Ati ko na lang to. Okay. Hirap mag-ano eh. Maglagay ng square root dito. EOQ equals ayan o. Baliktad na. Ayan o.
Basta square root na yun, eh. Equals 2CN over K, no? Gawin ko na lang slash, eh. Yun na lang yung ano, square root natin. Ganyan po. Tapos multiply na lang natin sa ano yung C ulit? Cost of placing an order, no? Or yung cost per order na 32 pesos. Okay? Kasi yung N natin, annual demand. Bantayan nyo na lang class kasi minsan ng problem, nilalagay monthly. Monthly, no? Alam nyo na, no? I-multiply nyo lang natin yun. 2 times 32 times 5. Okay? Divided by carrying cost per unit na 4 pesos. So, ang lalabas din, no, competing natin, 2 times 32 times 5625 divided by 4. Ang square root na 90,000 na ay 300, no? 300, wala akong square root dito. 300. Okay. Try natin, di ba? 300 times 300 equals 90,000. Number one, EOQ equals 300 units. So, ibig sabihin, kada order natin sa supplier, 300 units lang na based sa EOQ. Next, yung frequency of order. Frequency of order. Ang frequency of order, at isolve muna itong number 5, no? Yung average number of orders made during the year. Okay? Number 5, ang tanong dyan, number of orders per year yan. Number of orders equals annual demand, okay? Yung annual demand natin divided by EOQ. Ano yung annual demand? Annual demand, yung itong 5625 ba? Hindi peso cent. 5,625. Divided by EOQ na 300. Sa total, sa isang taon kasi, no, ang total na ordering natin ay 5,625. At kada order, 300. So, ibig sabihin, ilang beses kang order kung ang isang order mo ay 300. 5,625 divided by 300 equals 18.75. Ayan, no? 18.75. Ito yung number of orders per year. So ngayon, think kailan ka, no? O order. Yun ang frequency of placing an order. Ito yung kanina, no, na sinasabi natin dito. Second, when should these units be ordered? So, ang frequency of placing an order, 19 days. Every 19 days. No? Paano kinukompute yung frequency? Ang frequency ay ito. Ang frequency equals 360 days. Per year divided by number of orders. Isang taon kasi na meron tayong 360 days. Tapos ang sabi, 18.75 times kang order. Kaya 360 lang yan divided by 18.75. 360 divided by 18.75. 19.2 for 19 days. Ayan eh. Every 19 days ang sagot natin dyan sa frequency of placing an order. Number three, what is the reorder point? Okay. Question no class no, ano ba yung reorder point na yun? Ang reorder point ay depende kung meron tayong safety stock wala. Okay?
without safety stock. Saka pre-order with safety stock. Pag wala kang safety stock, ang reorder point ay ito lang. Average usage, kadalasan daily yan, i-multiply mo lang sa normal lead time. Okay? Pag may safety stock ka, ang tawag natin dito sa average usage times normal lead time, ang tawag natin dyan ay normal lead time usage. Tapos, i-add mo lang yung safety stock. Ngayon ang question, no? Ano paliwalag sa mga formula na yan? Okay? Ngayon, bago sagutin na yung paliwalag kung bakit ganyan ang formula na yan, alamin niya muna kung ano yung reorder point. Ang reorder point, kung gagamitin natin basta-basta itong formula, meron tayong makikita dito na ito, average daily demand 25 plus normal lead time na 10 days. Sa tingin nyo class, no? Anong ibig sabihin ng 10 days na normal lead time? Okay. For example, class, ganito. Inventory kasi, no? Pag umorder ka kay supplier, okay. O, ang tawag natin to, di ba, yung date of ordering, no? Or simply ordering na lang. Okay. Itong gagawin natin dito. Ordering. Okay. Tapos, receiving the order. Okay? Receiving the order. At yun na nga, di ba? Pagka-receive natin, production na. So, dalawa lang ang ano natin. Na pag umorder ka, yung pag-order mo, tapos yung pag-receive mo nang in-order natin kay supplier. Ngayon, for example, umorder ka ng January 1. Ibig sabihin kanina dito, na given na normal lead time na 10 days, ang receiving natin ay January 11. Ibig sabihin niya class, pag umorder ka ng January 1, kailangan mo munang maghintay on average ng 10 days bago mo ma-receive yung in-order natin. Okay? In-order natin kay supplier. Ang tawag natin dito, from date of ordering, no? to date of expected receipt, no? Of merchandise or yung raw materials. Okay? Mula dito, hanggang dyan, tawag natin dyan ay lead time. Okay. Ngayon, ang usapan lang natin dito ay yung normal. Normally kasi si company naghihintay lang ng 10 days bago ma-receive. Ang tawag natin dito class ay normal lead time. Okay? Kailangan lang ni company ng 10 days. Yun lang kailangan yung time bago ma-receive yung merchandise. In order niya kay supplier. Yan ang normal. Ngayon, gaano ako kasigurado na after 10 days, marireceive na natin yung merchandise. For example, ito, lagyan ko siya receiving 1. Bakit may 1 pa? Kasi ito yung average eh. Sabihin natin, no? After 10 days, marireceive natin. Note pa tayo dito. Anong ganito? Receiving. January 15. Ibig sabihin, in-expect natin kasi supplier ay posibleng ma-delay ng 4 days kaysa doon sa inaasahan natin. Okay? In-expect natin January 11, pwede maging January 15. Bakit? Kasi pwede ma-delay sa supplier eh. Oo, 10 days normal yan. Kaya lang, paano kung magkaroon ng biglang ano delay sa supplier? Hindi natin makakontrol yun. So, mula dito,
Ayan. Maglalagay lang tayo ng additional lead time. Ito, time ko lang ito. Time ko lang yan. Pwede yung sabihin na delay. Okay. Yan ako lang ay additional lead time. Ngayon, ba't ba natin alam yan? Yung lead time na 10 days, dahil mag-iintay ka kay supplier ng order natin. Siyempre, alam naman natin, kailangan natin mag-maintain ng stock para sa 10 days na hinihintay natin sa supplier. Okay? Kasi ganito yung class. Kapag umorder ka ng January 1, at nung umorder ka ng January 1, ang dahilan kaya ka umorder ay dahil ubos ng stock. Sablay ka dun. Nakita mo kasi, no? Wala na pala kami stock dito. O order na kay supplier. Kung merchandising company ka class na, January 1, doon ka lang umorder. Tapos wala ka ng stock. No? Zero unit na yan. Mangyari, anong gagawin mo na from January 1 to January 11? Wala. Tutunga ka na lang siya kasi wala ka ng stock eh. Ganun din kung raw materials ang kailangan mo. Wala kang mabibigay kay production department. Hinto mo na siya ang operation niya. Ano mangyari? Wala siya mabibigay kay sales department. Wala siya mabibenta merchandise kayo, no? O walang mabibentang goods, no? Kay customer. Magkakaroon ka tiyatawag na naman dyan ang opportunity cost. Stockout cost na yun. Okay? Kaya ngayon, ang gagawin natin, alamin mo kung ilang units ba ang kakailanganin natin sa 10 days na to or 14 days kung sakali meron tayong in-expect na delay. Kasi maghihintay ka dyan, kaya kailangan magtabi ka ng stocks, no? Stock ng goods na sufficient para masatisfy yung requirement for the combined lead time normal and the additional lead time. Okay? Ang tawag natin kasi dito, no? Pag pinagsama yung dalawang lead time na yan, yan na yung tinatawag ng maximum lead time. Okay, inote natin eh. Yan yung maximum lead time. So, dito, a normal lead time ay 10 days. Tapos, ang additional lead time natin na, for example, ay 4 days. Maximum lead time ay 14 days. Actually, no, parang sinolve na natin yung problem eh. Ngayon, itong ulitin ko lang, yung additional lead time natin ay delay na yan. Nag-set lang tayo ng allowance na sa part natin. Ang additional lead time na 4 days. At ang tanong natin, ilang units ang kailangan natin idagdag para dun sa possible na delay sa party supplier na 4 days. Okay? Sa 10 days class, dito sa normal lead time natin. Okay? Sa normal lead time, kung meron tayong average daily demand na 25, kailangan natin ng 250 units sa normal lead time. Additional lead time, kailangan natin ng 100 units. Okay? Pasyente, binigay ng problem na 25 units na average daily demand. Ngayon, ang 250 units, ang tawag natin dito ay reorder point without safety stock. Ito na yun eh. Reorder point without safety stock equals average usage or daily usage
na 25 units per day, yung multiply natin, yung normal lead time na 10 days. Kaya na-complete natin yung 200 units. Pag nag-given na safety stock, eto na yun. Yung normal lead time usage natin, na eto na rin, binigyan natin example, mag-add ka lang ng safety stock. At ang safety stock natin ay yung additional units of merchandise na set aside for the expected delay of the supplier. Dito, 4 days. Ang safety stock natin dyan ay 100 units. Total, 350. Ganyan lang ang pag-compute. Ganyan ang pag-compute natin ng reorder point without safety stock saka with safety stock. At ulitin ko lang, ang reorder point without safety stock, ang tawag natin dito, no? Ibang tawag lang natin dyan, ay, hindi siyang tawagin na normal lead time usage. Okay? At sa maximum lead time, no? Ay yung reorder point with safety stock, hindi siyang tawagin na maximum. Ulitin ko na, maximum lead time usage. Ngayon ang question, sabi maximum lead time dito. Ang maximum lead time ay yung normal lead time plus additional lead time. At base sa problem class, meron tayong normal lead time na 10 days plus additional lead time na 4 days. Yung kinapitan natin dyan, no? Ay meron tayong 4 days, 14 days. Okay. Dito ginamit natin, no? Ba't naging maximum lead time usage yan? Kasi meron tayong maximum lead time na 14 days. Kung binultiply mo sa 25 units per day, doon ko kayo mapupunta sa 350 units. Okay? Pag ganyan lang, no? Yan lang yung concept natin ng reorder point. At yan na yung mga formula natin. Sige, class na. Ituloy na natin pag-solve ng problem. Nasaan na ba tayo? Number 2, okay na yan. Number 3, reorder point. Ngayon ang tanong, no? At pag sa-addate yung problem, paano yung computation ng reorder point? Ganda yung class. Kasi diba, dalawang computation ng reorder point natin with safety stock saka without safety stock. Sa oras na ang problem ay magbigay ng safety stock, automatic na na ito ang i-apply niyong formula. Okay? Hindi naman kasi magbigay ng problem ng safety stock na wala ang paggagamitan. So, dyan sa problem, automatic na yan, eh, na yung formula ng gagamitin natin ay yung i-add natin sa normal lead time usage. Ang safety stock. Okay? So, yun ang sagot, 350 units. Kung ang problem, magpapakompute dyan ng tinatawag natin ng additional lead time. Kasi sa atin, no, binigay ko na example. Ang additional lead time, kung papansin nyo class, no, sinakto ko na dyan. Ang safety stock natin ay 100 units. Ang additional lead time dito, ha, additional lead time equals safety stock divided by average daily demand or 4 days. Ito yung dalawa. I-divide nyo lang yan. Yan ang additional lead time or yung delay sa supplier. Kaya maximum lead time natin ay 14 days. Kasi inad pa yung 4 days sa normal lead time. Okay? O, ito yung sagot natin. Yung 14 days. Nasolve lang natin yan. Ito na yun. Number 5. Nasolve na yan. Number 6, how much is the total annual ordering cost? Total ordering cost equals number orders. I-multiply na lang natin ng cost per order. Ano yung number of orders? Number of orders natin ay 18.75. Okay, 18.75. Tapos ang cost per order ay yung 32.
18.75 times 32 equals 600 pesos. Average inventory ay dapat ganito lang yan. AOQ divided by 2. So, i-note natin dito. Ayan ang computation ng average inventory kung walang safety stock. Ngayon, paano kung merong safety stock? Kung merong safety stock, ang formula lang ay mag-add lang sa one half ng inventory ng 100% of the safety stock. Ang paliwanag dyan, no, ba't hindi kailangan i-divide sa 2 ang safety stock? Kasi kahit anong oras, no, present yan. Hindi naman talaga ginagamit yun sa operation. Ha? Reserva lang yan. Kaya 100% ang safety stock. Okay? Yung 2 ha, na pinandidivide natin sa computation ng average inventory, saka average cash balance, may paliwanag din yan. No? Pero hindi natin kailangan pang-iano dito. Okay, parang madali na lang, tandaan nyo na lang, no? Average kasi didibid sa to, pero hindi yun ang talagang dahilan dyan. Okay? Ang average na yung class, no, para bigyan ko lang ng idea, weighted average talaga yan. Yung 2, ginamit yung, basta, no, meron tayong operation para makuha yung 2 na yan. Anyway, yung class, no, hindi natin kailangan alamin pa yon. Basta ang pag-compute natin ng mga average inventory, average cash balance, dinidivide lang natin, no, yung mga nakocompute natin na optimal cash balance sa kayang economic order quantity sa 2. So, yun na yun. Ha? Sa problem class, pag wala kang safety stock, ang formula ng average inventory ay ganito na. No? Kanina magkano yung EOQ? Anong EOQ natin? Di ba 300 units? Okay, tandaan nyo na lang carrying cost per unit, ha? 4 pesos. 300 units, i-divide lang nang 2. At yun na yun, equals 150. So, may safety stock. I-divide ulit natin sa 2 yan. Tapos, i-add natin safety stock na 100. Binigay 100 na yun, no? Kaya 250. Yan sa problem. Ano gagamitin natin? Ganun din. Kapag meron kang given na safety stock, automatic na yan na ganyan ang computation ng average inventory. Ipakita lang natin, no, na iba ang magiging annual carrying cost natin kapag meron kang safety stock, wala. Total carrying cost natin without safety stock ay ito. 150 units na average inventory kasi dyan tayo mag-incur ng carrying cost eh. Di ba? Kapag na pag nag-carry ka ng inventory. At ang kin-carry may average inventory. 150 units times 4 pesos. Okay? Kaya yun, no, meron kang 600 pesos. Na kung tutusin, ano na papansin niya? Equal siya dito. Laging equal yan. No? Parang sa optimal cash balance natin, yung total transaction cost at total holding cost. Nakikopya rin naman dito. Pareho lang din naman yan, no? Kung wala kang safety stock. Pag meron kang safety stock, dahil 50 units na ang average inventory, magkakaroon tayo ng increase in carrying cost. Magiging 1,000 na. Okay? At yung tinaas ng carrying cost sa ordering cost ay yun ang 400 pesos na ma-incur natin para i-maintain ang safety stock. Kasi safety stock mo 100 units. Diba? 100 units times 4 equals 400 pesos. Ngayon ang tanong, paano pag solid ng problem? Solid problem, automatic ng ganito ang isasagot natin. Kasi nga, meron tayong safety stock. No? Talagang gagamitin mo yan sa competition reorder point saka sa average inventory. Okay? Ngayong class lang, basta dito sa EOQ, kung gusto nyo, subukan nyo na lang, hindi ko na isasama pa dito ha, sa video, yung tungkol sa 300 units.
pag binabaan nyo yan, kunwari 150 na lang, ang magiging epekto niyan ay dadami yung number of orders. Kasi nga, konti lang in-order mo eh. Dadami yung number of orders. At ang pinakaresulta, tataas ang total ordering cost. Pero epekto, o yung advantage niya, dahil konti lang yung in-order mo, konti lang yung magiging average inventory. At pag naging konti ang average inventory, delete naman ang carrying cost. Pero tandaan niyo na ang itinaas ng total ordering cost ay mas mataas kesa sa ibinaba ng carrying cost. Kaya hindi siya yung magiging optimal o yung economic. Ganun din kung dodoblin niyo siya. Pag dinobling niyo yan, ang mangyari, kukunti yung number of orders niyo at kukunti ang total ordering cost, pero tataas naman ang average inventory. Pag tumaas ang average inventory, tataas ang carrying cost. At ang tinaas ng carrying cost na yun ay mas mataas kaysa sa ibinaba ng total ordering cost. Kung itatanong sa problem, ang total cost associated no in maintaining the inventory ay ang total cost yun eh. Ang total cost ay yung pinagsamang ordering sa carrying cost. Ang sagot dun ay 600 plus 1,000 or 1,600. Okay? Sige, class na. Tapos na tayo dyan. No? Hindi ko na iyan pa yan. Eto, kung meron na lang yung mga questions, sige. Pero binigay ko na yung mga final answer dito sa mga exercises natin. Okay? Ngayon, solve na tayo sa handout na yan. Dito tayo sa additional notes natin na sa working capital management. Okay, dinagdag na lang natin to, no? Yung una sa marketable securities management, pangalawa doon sa inventory management pa rin sa optimal safety stock. Okay. Kasi diba, ang nadamay lang natin dito ay yung cash, receivable, and inventory. Actually kasi, ang cash and marketable securities management ay magkadugtong lang talaga lagi yan. Okay? Kasi ganito, no? Kung napakarami ng cash mo, diba, ang ginagawa mo, maghanap ka ng earning asset. Ini-invest natin sa mga non-current asset. Ngayon, ang idea natin sa marketable securities management ay temporary investment lang ng cash. No? Temporary investment of idle cash. Pag sinabi temporary investment, sabihin natin, eh next month ko pa naman kailangan ng pere. Meron akong 1 million dito. Anong gagawin natin? Bibili ba tayo ng PPE? Hindi. Kasi ang tagal pa ng balik niyan. Eh di mag-invest ka muna sa mga marketable securities. Pag nag-invest ka sa marketable securities, kahit kailan, pwede mong ibenta yan. Di ba? Okay? Yan ang pinaka-idea natin no, sa marketable securities management. Once the optimum level of cash balance of a firm has been determined, the residual of its liquid assets is invested in marketable securities. Okay? Kasi kahit paano, yung marketable securities ay hindi mo na pwede sabihin na non-earning asset yan. Current asset yan, pero hindi yan non-earning asset gaya ni na cash, receivable, and inventory. Such securities areas, short-term investment instruments to obtain a return on temporarily idle funds. The basic characteristics of marketable securities affect the degree of the marketability or liquidity. To be liquid, a security must have two basic characteristics, a ready market and safety of principal. Okay? Basta anytime, ha? Kaya tinawag ng marketable securities. Ha? Ayan ang sabi, a ready market. No? Anytime, pwede mong ibenta yan. Okay? So, maglagay lang tayo ng ilang questions no about marketable securities problem dito. Ha? Okay, ito dalawa lang no sa theory natin. Number one, okay? So number one question natin no for marketable securities management. All of the following are valid reasons for a business to hold cash and marketable securities except
natanong na rin natin yung cash na. Except to, syempre, ito ang sagot dyan. Earn maximum returns on investment assets. And then, nawala sa definition yan. O wala sa characteristic ng cash na saka marketable securities. Ang maximum return ay nasa PPE pa rin. Number two, when managing cash and short-term investments, a corporate treasurer is primarily concerned with, o bigla tayong bumalik sa basic concept ng management accounting dito, no? Ano ba? Liquidity and safety, ha? Liquidity and safety ang sagot dyan. Ito na rin yun, eh, no? Questions 3 and 4 are based on the following information. Ito, in-apply natin, no? Yung optimal cash balance. Dun sa actually ito no, marketable security na rin yan yung treasury bills natin. Magenta Incorporated has 2 million peso invested in treasury bills yielding 8% per annum. This investment will satisfy the firm's need for funds during the coming year. Ayan, no, naka-ready na kagad yung formula natin, no? Ba't ko nasabing ito ang formula dyan? Okay, basahin natin. If it costs 50 pesos to sell these bills, regardless of the amount, how much should be withdrawn at a time? Okay? Ito, oh. Yan. Yung question na yan. How much should be withdrawn at a time? Ito yung tiyatawag natin na optimal transaction size. Yung sinulog natin sa cash management. Optimal transaction size or optimal cash balance. Pero sabi ko sa inyo, mas tamang tawagin na optimal transaction size yan. Ibig sabihin, per disbursement, yan ang dapat no, na size ng cash natin. At syempre, per disbursement, ito yung per withdrawal, di ba? Mag-withdraw ng cash at yun na nga yung panggagastos natin. Syempre, para sabi natin na ito yung itong amount na dapat i-withdraw, no? Gagamit tayo ng optimal transaction size kasi magkakaroon na tayo ng mga cost dyan, no? Na involved dun sa pag-withdraw natin, no? Or pag-disburse natin. So, sabi dyan, ito yung mga additional data natin, eh? Okay, ito yung mag-ibit data natin dyan, no? Meron tayong 2 million pesos na investment sa treasury bills, 8% per annum. Okay, 8% per annum. Tapos, ang 8% per annum class ay ito yung opportunity cost ratio na lumalabas. Tapos ito, sabi, it costs 50 pesos to sell these bills. Ito naman, yung tawag natin na cost per transaction. Okay, cost per transaction. So, ito, kinopya natin talaga yung formula ng EOQ. Pero alam naman natin yung counterpart niyan sa optimal cash balance computation or optimal transaction size computation. Yung C natin dito, palitan ko na lang yan. Diba? Cost per order or cost per transaction. At yung N ay annual demand pa rin, no? Pwede lang N yan. At yung K, yun na rin yan. Okay? Ang cost per transaction natin dito ay yung 50 pesos. Ang annual demand, yung 2 million pesos. Ang K ay opportunity cost ratio. Yan na. $2 million okay, equals divided by 0.08, 2.5 billion pesos, no? Ano square root niyan? Square root of 2.5 billion. Okay? Ano ba ang square root ng 2.5 billion? 50,000 ata, no? Wala akong ano dito. 50,000 times 50,000, ayun nga, no? Kaya sa ko dyan ay 50,000. Number 3A. Number 4.
50,000 pesos. Ibig sabihin, per withdrawal, dapat 50,000 lang. Number 4. If Snobby is incorporated, needs 167,000 pesos a month. Okay? Anong maging epekto niyan? Kung 167,000 a month, ibig sabihin, mababago itong 2 million. Yun ang magiging epekto dyan. Kung kukopihin natin to class, sa number 4, ganito ang magiging solution. Dito, no? How frequently should the CFO sell off treasury bills? How frequently? Parang yun kanina. Yung frequency of order. Ganun dito naman yun, no? So, dito. Ano babagawin natin? Itong 2 million, gagawin natin siyang 167,000 times 12. Okay? Yan ang magiging optimal transaction size natin. Ngayon, gamit yung class na, ano ang pinakalalabas muna dyan? 2 times 50, okay, times 167,000 times 12 divided by 0.08, 2,505,000. Okay? 2,505,000. Ano ang square root ng 2,505,000? Square root of 2,505,000. Kunin ko na yung pinaka-solution ko dito. Wala na akong ano eh. Okay? Ito na yun na. 2,505,000, ang optimal transaction size ay 50,050, ha? Ito na yun. Ang square root, ha? Ang square root ng 2,505,000 ay 50,050. Okay? 50,050 na optimal transaction size, ang tanong natin, frequency. Ang frequency niyan, kasi withdrawal ay ganito. Days divided by number of transactions. So, parang ginaya lang natin, no, sa kanina sa inventory, 360 days divided by number of orders. So dito, 360 days divided by number of transactions. 60 divided by, ano ba yung number of transactions? Ang number of transactions ay ito. 167,000 times 12 muna. 167,000 times 12. Ang annual requirement ay 2,004,000. 2,004,000. Yan ang annual requirement. I-divide natin siya sa per transaction na 50,050. Diba? Parang number of orders kanina, annual demand divided by EOQ. $2,004,000 divided by 50,050, 396.83. Mali, ano? 5,050 lang to. 2,004,000 divided by 50,050. 40.04. Or 40 na lang nga, 40. 360 days divided by 40 days. 40. Number transactions and 40 transactions. So, kumbarta yung 40 transactions per year, ang frequency ng transaction ay every 9 days. Kaya sagot natin dito ay, eto, about every
90s kasi nga nag-round up tayo kanina, 'di ba? May konting nga na lang butal. Okay? Anyway, class, no, laktaw ano na tayo diyan, siningit ko lang yung marketable securities management. Ngayon, dito na tayo, no, sa additional topic natin sa inventory management, yung optimal safety stock. Ano ba yung optimal safety stock? Ito yung sagot natin sa number 5. The optimal safety stock level is the quantity of safety stock that minimizes the sum of the annual relevant. Okay? Ba't ba tayo mag-maintain ng safety stock, class? Kasi nga, ina-avoid natin dito yung stockout. Ano ba stockout, no? Stockout, eh, syempre, yung supply natin ng inventory ay less than the demand. Kulang ka ng stock. Ano epekto nun? Mag-incur ka ng stockout cost. Ano yung stockout cost? Number one dito, syempre, yung opportunity cost natin. Di ba? Mawalan ka ng benta dahil wala ka ng stock. Ngayon, eh, hindi naman tayo basta-basta pwede mag-maintain ng napakaraming safety stock na para maiwasan yung stockout na yun. Kasi nga, babalansin naman natin dito yung cost ng stockout saka yung carrying cost. Kasi pag nag-maintain ka ng mas maraming safety stock, tataas naman ng average inventory. Pag tumaas ang average inventory, tataas ang carrying cost. Balansin natin stockout cost saka yung carrying cost. Okay? O sige, kaya ang sagot natin dito, class, ito, no? That minimizes the sum of the annual relevant stockout cost and carrying cost. Yan ang, ano, ah, yung optimal safety stock. Ano yung eksaktong safety stock level na ma-minimize natin yung sum ng stockout cost and carrying cost? At ulitin ko lang, pag nag-maintain ka ng safety stock, ang objective mo para maiwasan yung stockout. Pero hindi yan basta-basta, no? Kasi pag sumobra naman yung stock, yung safety stock natin, tataas yung carrying cost natin, no? Yan ang i-consider natin sa competition yan. Okay? Ngayon ba kasi doon, no, sa idea natin yan, mag-compete tayo ng tatlong problems sa competition natin ng stockout o optimal safety stock. First problem ay number 6, sige. Number 6. Each stockout of product AX sold by Axiom Incorporated costs 8,750 per occurrence. Per occurrence din, 8,750. Sabihin natin, eto yung nawawalang kita, no? Kapag kinukulang yung stock natin. The carrying cost per unit of inventory is 250 per year. And the company orders 1,500 units of product 24 times a year at a cost of 5,000 per order. Linawin ko lang to, class. Ano tong 24 times na yan? Ang 24 times ay ito ang number of orders. Diba sabi dito, the company orders 1,500 units of product 24 times a year. Yan yung number of orders. Ang number of orders ay yan din ang number of occurrences ng stock out. Okay? Yan yung possible number of occurrences of stock out. Kasi sa oras na sumablay, yung in-order natin, pwede ka magkaroon ng stock out. Okay, o sige, ano tayo? Matandaan niya, yung number of occurrences of stock out ay same lang ng number of orders. Next, the probability of stockout at various levels of safety stock is pagka ganito, no, nagbigay pa ng ano, kasi itong mga options natin yan, class. Anong stock o safety stock level ang pipiliin natin? Kung mapasin nyo dito, sa zero na safety stock, ang takas ng stockout. Kasi nga wala kang maintain na safety stock. Probability, eh. Kasi di naman tayo sigurado magkakaroon ng stockout. Gaya nga sabi ko nina, ang safety stock,
ay para dun sa in-expect natin na delay sa supplier. Hindi naman tayo sigurado madedelay yan, pero may chance, no? Gaya dito. O dahil hindi ka nag-maintain, mataas ang probability na stock out. Tapos, sa pinakamataas na safety stock, po'y 0-1 na lang. Ngayon ang question, ano yung optimal safety stock level? Ano sabi ko sa inyo class, no? Ang optimal safety stock level ay yung makapag-minimize ng sum of stock out cost, pero ito ah, gagamitin yung term na expected value of stock out cost. Ba't sinabi expected value? Kasi pag sinabi expected value, malalayo mo ako yun, no? Pag nagkaroon na tayo ng quantitative techniques, basta gumamit ka ng probability, expected value, magiging term natin doon na. Expected value of stock out cost, okay? And carrying cost. Okay. Anong gagawin natin dyan, no? Isa-isa yan. So, sa safety stock, bukan muna natin yung 0 unit. Sa 0 unit plus, ang expected value of stock out cost dyan ay, ang sabi, isang stock out, 8,750 daw. So, 8,750 at ang sabi, 24 times ang number of occurrences. Ayan, yung 8,750 times 24. Yan ang maximum, no? Na pwede mo ma-incur sa stock out. Yung 8,750 times 24. Okay? And ano ang probability na mangyayari yan? At 0 unit safety stock. 0.5. 24 times 8,750 times 0.5 equals 210,000. Carrying cost, okay, ang carrying cost ng 0 unit ay 0 times 50. Or, siyempre 0, no? Okay. Ang total cost ay 200. Teka lang nga. Checkin nga natin, no? 8,750 times 24 times 0.5. 8,750 times 24 equals 210,000. Okay? 210,000, i-multiply pa natin ng 0.5 equals 105,000. No? Mali, no? Hindi ko pala multiply. 105,000. Total, 105,000. Next, 100 units. So, 100 units, no, expected value of stock out cost. Gamitin natin to. 8,750 times 24 times 0.3. Times 24. Basta 210,000 din, no? Times 0.3 equals 63,000. At 100 units, i-multiply na lang natin siya sa 250. Okay. Equals 25,000. Plus 63,000 equals 88,000. 200 units.
In 210,000, multiply natin ng 0.14 equals 29,400. Ang carrying cost niyan, 200 times 250. Doble na lang natin kanina ng 50,000 to. 59,400. Sa 300 units, made 750 times 24 times 0.05. Ten thousand kasi times point zero five, 10,500. Ito, 300 units. I-multiply na lang natin ng 250. Okay. Tatlong 25,000 yan, 75,000. Ang total niyan ay 85,500. Last dito ay 400. It's 70 times 24 times 0.01. Okay. Yung 1% ng 210,000 kanina ay 2,100. Maliit na, no? Kasi nilaki na ng sales tax. Pero ang tax ng carrying cost niyan, 400 times 250 equals 100,000. Yun lang, no? Yan ang disadvantage niyan. 100, 2,100. Okay. Ngayon, no? Anong optimal safety stock level? Ang optimal safety stock level ay yung safety stock na may pinaka mababang total cost, no? Ang sagot natin dito, okay, none of the above, no? 200 units. Okay, kasi ganito, no? Ang ano talaga dito, ang original, no? Ang original talaga dito ay 87,500. Ah. 87,500. Inedit ko siya, ginawa ko siyang 8,750. Okay. Sa solution natin, walang problema. Talagang mali dyan. Ang ano ko lang, no? Nung una, okay, nagkamali lang ako doon sa pag-compute ng expected value, no? Pero ano talaga to, ha? Sa concept talaga, ang sagot dyan ay 200 units. Okay, sa concept, ah, concept ng stock out cost, no, sa pag-compute ng optimal safety stock. Okay, kasi kung i-edit natin to class, no, kunari, sundin pa rin natin yung binigay na ng problem na 87,500. Subukan ko lang, ha. Yun ang, ano. Okay. Kailang natin, no? At 87,500. Tignitan natin dito. Pero wala, ito yung pinaka, ano niya, computation niya. Okay? At 87,500. Stock out cost. Reference. Baguhin natin, pagdain ko siya 87,000. Kasi parang nalalakihan ako sa 87,500. Napakabigat naman yan. 2.1 million na yan, no? 2.1 million. Okay. Well, siyempre, mag-multiply lang ng 10 to, no? Mag-multiply ng 10. Pero try nga natin ulit, no? 87,500 times 24 times 0.5. O, di ba? Mag-multiply lang ng 10 to. So, lahat, i-multiply ko lang ng 10. Ito, 630,000, 290,400, 105,000, saka 21,000. Same carrying cost yan. Okay, same carrying cost. Ang binago lang naman natin yung stock out cost. Dito 1,050,000. Kasi mo, layo ng pinagkaiba naman. Di ba? Yung stock out cost natin sa carrying cost.
655,000 naman to. 340,400. Tapos 180,000. 121,000. Okay. Para reference ko, kasi no, syempre walang ano yan, no? Walang binigay ng solution. Ngayon, naglagay siya ng final answer na 300 units at et na ngayon paliwanag doon, no? Na, yung author mismo ng reference na no, pinagkuhaan ko. Siyempre, kinuha niya rin naman yan sa mga previous na mga CMA examination, CPE board exam. Kinuha niya as is yung problem at sinabi niya as is din na. At kung pag-solve natin siya ng as is din, wala tayong babagoy sa mga data dyan. Tama, na 300 units. Yan din kasi ang sinagot niya. Ah, 400, no? 400 units pala, no? 400 units. Eh, nag-calculate na ako. Pero, ganito, no? Assuming wala tayong error, no? Wala tayong error sa mga binigay na data sa problem. Pinaka-definition talaga ng stackout cost ay yung stackout level na makakapagbigay ng minimum, no? Na total cost, yung sum ng stackout cost saka carrying cost. At syempre, stackout cost ay dapat based on expected value. Okay? 400 units ang sagot, no? Di ang magiging sagot dyan kung sakali. Sakaling ganun na as isa, kung 87,500. Inedit ko lang siya, ginawa ko siyang 8750 kasi parang hindi makatotohanan, no? Hindi makatotohanan yung ganito kalaking stockout cost, no? Napakalaki niya, 2.1 million pesos. Okay? Anyway, class, no, bahal, ano na lang, basta sundin na lang natin kung anong binibigay na lang din ng problem. O dito, sagot ko ay 400 units. Basta, tandaan niyo yung pinaka-idea natin, no, about computation of optimal safety stock. Huwag na kayong lumayo na lang din dyan. Okay? Number 7. Number 7, Veracruz Corporation. 6 to determine the quantity of safety stock for product ST, okay, that they should maintain that will result in the lowest cost to the company. Each stock out will cost 600 pesos and the carrying cost of each unit of safety stock will be 8 pesos. Product ST will be ordered 5 times a year. Which of the following will produce the lowest cost? Okay, so, siyempre, ang gagawin natin dito ay no choice tayo kundi compilein natin yung lahat, no, ng binigay sa choices na yan. Isa yan, no? Number 7, compilein din natin yung total cost niyan. S level, stock level. Sa letter A, itong binigay, 15 units. Okay. Tapos, expected value of stock out cost, carrying cost, total cost. Expected value of stock out cost, 15 units. Ang isang stock out ay ito, 600. At per occurrence, no, ayun na nga, 600 pesos. Tapos, ilang possible, no, yung number of occurrences natin per year. Ito yun. Product ST will be ordered 5 times a year. Kaya multiply natin ng 5. 600 times 5 times probability niyan ay 35%, no, sa letter A. Ito yung 5%. 35%. Ang expected value niyan ay 1,050. Tingnan natin na baka may mali na naman. 600 times 5 times 0.35
equals 1,050. Okay, o tama na yan, no? Carrying cost niyan, units lang. I-multiply na natin per unit. Ito naman yun, no? 8 pesos. 15 times 8. Equals 120. Total cost 1,170. Tuloy-tuloy na lang yan, no? Bale, copyin ko na lang, no? No, edit na lang natin. Pag gawin natin siyang 25 units, 600 times 5 pa rin yan, pero ang probability, 25% na lang. Okay? 25% na ang 3,000 equals 750. Carrying cost, 25 units times 8 equals 200. Plus 70 equals 950. Next, sa letter C naman, ang safety stock dyan ay 35. Probability, 10%. Okay. 300 pesos. Units na times 8 equals 280. 300 equals 580. Yan, palit ng palit yan na 580. Yung letter D naman, ang safety stock ay 75 units. 5% ng 3,000 ay 150. 75 times 8 equals 600 pesos. Total 750. Okay, o yan, no? Ang sagot natin dyan ay eto, C, 580. Yan, wala akong in-edit dyan. At yan talaga ang suggested answer na para sa number 7. 580 pesos lang kasi. Number 7, C, no? Last item dyan, okay? Ito medyo mahirap-hirap no kasi magkakaroon tayo ng may iba yung analysis natin dito sa number 8. Pero same pa rin naman ang concept natin sa optimal safety stock. Ngayon, class no, sige, basahin natin problem. Arnold Enterprises uses the EOQ model for inventory control. The company has an annual demand of 50,000 units for part number 101 and has computed an optimal lot size of 6,250 units. Per unit carrying cost and stockout cost are 13 pesos and 3 pesos respectively. The following data have been gathered in an attempt to determine an appropriate safety stock level. Okay. Ganito, class, no? Ang given dito ay hindi yung safety stock level. Ang binigay na dyan ay yung mismong shortage. No? Yung shortage, ha? Unit short because of excess demand during the lead time period. No? Pwede maging shortage natin ay 200, 300, or 400. Ngayon, binigay ang probability niyan. Ang probability, for example, ng 200 units na shortage ay 6 times, hindi naman percentage yung alagay. Ngayon, bantayan nyo na lang dito, class. Kasi pag tinotal mo to basta-basta, di ba, ang total nyo na 24. Kaya dapat ang probability ng 200 units ay 600 over 24. Kaya lang, bantayan nyo kung merong given dito. Mamaya kasi hindi lang binigay lahat-lahat.
Binigay lang dyan tatlo. Ito kasi nalagay, number of times short in the last 40 reorder cycles. So, ibig sabihin, ang dapat na probability ng 200, for example, ay 6 over 40. Sa 300, 12 over 40. Sa 400, 6 over 40. Okay? Number 8. The annual cost of establishing a 200-unit safety stock is expected to be, yun pa rin naman na maging computation natin dyan, na ang total cost, okay, ang total cost natin ay yung, oh, parang may iba naman, no? Carrying cost plus stockout cost na lang gawin ko, sir, para maikli lang. Okay, stockout cost. Carrying cost na itong 200 units ay ganito na yun, no? 200 times 13 pesos, no? 13 pesos. Okay? Or 2,600. Tapos, ano yung stockout cost? Lagyan na lang natin sa porting schedule dito. Stockout cost. Sabi ko sa inyo kanina, no? Medyo na bago yan. Okay? Paano yun? Ito, no? Problem kasi, sa 200 units, 200 units na may maintain na safety stock, eh, unang-una, magkano magiging stock out niyan? Okay, pag-usapan muna natin na shortage. Ang shortage natin, for example, ito kasi, no? May mga total shortage tayo dito. Na una, posible na mangyari yung 200. Posible rin na mangyari ang 300, no? Posible rin na mangyari 400. Pero isa lang sa mga na mangyari. Ang probability ng 200 units na shortage ay 6 over 40. Ngayon, mabawala ang probability na yan kasi ang shortage ay mapipila pa ng safety stock. Okay? Ang safety stock kasi i-maintain natin ay 200. So, ngayon, mangyari dito, for example, dito, 200 less 200, okay? Wala ka na magiging shortage dyan. I-multiply na lang natin yan sa probability niya na 6 over 40. Tapos, stock out cost niyan na, ang stock out cost ay, balik tayo dito, ito, stock out cost ay 3 pesos. Alang, para currency yan, eh. Ang tanong, ilan yung number of occurrences o yung number of orders? Ang occurrences natin, nilayo ko na lang ng konti. Okay? So, yan. 3 pesos. Stockout cost. Pero, current cost. Okay. Tapos, number occurrences. Ano yung number of occurrences natin dito? O yung number of orders? 50,000 units yung annual demand. Optimal lot size, 6,250 or yung economic order quantity natin. Divided by 6,250. Okay. 8, no? 8 yung lalabas dyan. Bale, 0.
9640 times 3 times 8 equals, syempre 0 ang sagot, 0. O dito naman, ganun din. 300 times 200. 100. Ang probability niyan. Probability. Probability ay 12, no? 12 over 40. Same takot cost para currency ng 3 pesos. Times 8 pesos. Equals. Kung ano man yan, no? Ito na yun. Okay. Parang 720 ata, no? 100 times 0.3 yung 12 over 40. Times 3 times 8 o 720. Tapos yung last yan ay 400 yung total shortage. 200 ang imementing. Kaya meron pang 200 units na possible na shortage. Probability 6 over 40. Times 20 pesos. Times number of occurrences 8. 720 pa rin, no? Nahati lang kasi yung probability. Doble ang shortage. Nahati yung probability, no? Kaya 720 pa rin yan. Total, 1,440. Okay na? 1,440. +1,440 = 4,040. Kaya ang sagot dyan ay C.